this grand finals press conference. Good evening, Echo, and congratulations on winning MBL Philippines Season 11. And of course, for punching your ticket to the upcoming MSC 2023. Okay, let's start the question and answer now. Anyone? Congratulations, Echo. My first question is, I've been reading comments on Facebook and Twitter regarding the DigiBan and crediting your victory to the DigiBan. The question is, kung walang DigiBan, ibaba niyo pa rin ba si DigiBan? Coaching back. Siguro ibaban pa rin po namin. Kasi yung mas hero namin set, kaya siguro ibaban po namin yung Digi. Kahit hindi siya autoban. Nung mga games yung laban sa RSC, laging game 5. Pero sa blacklist, sweep. So, sino yung mas mahirap kalaban at bakit? Sa players and sa coaches. Ano po, siyempre po, blacklist. Kasi ano, sila yung nag-finals, eh, tinalo lang nila yun eh. Tapos, siguro kapisado lang din namin yung draft ng blacklist. Tapos kay Carl ulit. Second title mo sa ano sa different na team na iba na yung kakampiyon mo. So ano yung masasabi mo na ikaw lang yung few of the players na nakagawa ng multiple titles sa different teams? Ano po? Siyempre natutuwa po ako sa sarili ko kasi ano parang yun din eh, yung curse din kasi pag nag ano daw, champion na wala na ganun. So natutuwa lang ako sa sarili ko. Next question is for Sanford. Any ano lang, thoughts? Ano yung nararamdaman mo na nanalo ka ng MVP ng Grand Finals? Sobrang saya po. Di, sa point na di ko pa mapaniwalaan na ako po yung MVP kasi si dami pong halos lahat po kami yung performance po is sobrang ganda. So, di rin po talaga ako nag-expect kaya sobrang saya. Last question ko for Benny. Nung nanalo yung Blacklist RSG sa Upper Bracket Finals, sabi ni Aurel, isa na lang daw, siya na yung pinakamagaling na goal laner sa Pilipinas. So ano yung masasabi mo sa performance niya? And sa tingin mo, sino yung pinakamagaling na goal laner sa Pilipinas? Ano po, siguro masasabi ko sa kanya, nag-enjoy ako, nakakatapat siya, kalin. Kasi po nung last two games po namin against Blacklist, si Super Red po yung katapat ko. And ayun po, nakakatuwa po na ibang mukha naman po yung nakalaban ko. Tapos yung abot pa sa goal dinner, hindi ko po alam. Saan po yung nga, ano yung feeling na yeah, at age 16 or mag-debit ka na this June next month, ano yung feeling na at age 16 or 17, ayun na, para sa MVP ka, isang liga tulad ito? Gaya po na sinabi ko, ano, sobrang saya at ano po, speechless, parang hindi ko po ma-imagine na totoo po itong nangyari nito. James Yasser from Daily Tribune. Question kay Carl DC. Carl, here. So, nung nag-champion ko sa M4, marami na nagsasabi na ikaw ang GOAT. Tinanong kita noon, ewan ko natatandaan mo, sabi mo, hindi pa po, kasi kailangan pa manalo ng MSC. Okay, ngayon, nag-champion ka na ng Season 11 ulit ng MPL, and you have a chance to win the, you know, the MSC title this year. What do you think of your chances, at sa tingin mo ang chance nyo na mapanalo yun yung title na yun? At sa wakas ba, pag nakuha mo yun, tatanggapin mo na ba na ikaw ang GOAT in ML competitive history? Siguro po yung chance po namin sobrang taas po kasi parang Pilipinas yung pinamalakas sa lahat ng regions eh. So, tapos nag-champion kami dito. Tapos kung yung sa pagiging goat naman, kung natanggapin ko, kung ano yung gusto ng tao kasi ako mag-self-proclaim na goat eh.
another question for Coach Tig. Coach, alam ko kakatapos nyo lang manalo ha, pero of course, a bigger task is ahead sa team. What are your plans moving forward? Gano'n ka tagal kayo magpapahinga, magsiselebrate or whatnot? And how do you how soon do you want to prepare for Southeast Asia Cup? Thank you guys. Siguro ngayon, ano, after nito, pahinga muna kami kasi from M4, konti lang din yung pahinga namin. Tapos going to MPL Season 11. So ito medyo haba ng konting ano, preparation. preparation ng amin, same lang din yung ginagawa namin ng M4 at this season. Michelle? Question for Carl. So, nung nakausap kita nung... Nung nakausap kita nung awards night, sabi mo, may isa kang gustong gawin. Kasi nag-promise ka sa team mo na bibigyan mo sila ng MPL PH title. Ano lang yung feeling na nagawa mo na siya? Ano po? Yun lang. Sarap sa feeling. Kasi pangarap naman nilang lahat yun eh. Tsaka ako din. Tapos, nakatawa lang. Sila naman ang bibigay sa akin ng MC. Sa question ko po kay Ms. Mitch, MPL, PH, Season 11, MDL, Season 1. Ano lang po yung feeling na both leagues echo yung nag-champion? Sobrang ano, nakaka-proud and at the same time, sobrang lalakas ng mga bata. Pinaghirapan talaga nila yan. So, nandito lang ako lagi sa kanila. Abutin namin sabay-sabay yung pangarap nila. Thank you and congrats. Thank you po. Hello, congratulations. Question ko lang po is, ano yung naibibigay sa inyo ng fans and nakakontribute pa daw dun sa hunger nyo to win the championship? Po, nabibigyan po nila kami ng confidence po kasi yung cheer po nila, ang sarap po sa pain, lalo pag nananalo po kami, mas ginaganaan po kami. Bukod sa painali namin yung laro para sa sarili namin, sa mga pangarap namin, sa pamilya. Tapos nandiyan din sila, lalo na yung mga bumabiyahe pa ng malalayo, tapos mga ganyan dito na sa venue para lang supportan kami. So, sobrang saya po sa team. Okay. Then, another question for the coaches po. What core values do you instill in your players po in order for them to, in order for you to give them drive to reach their best? Siguro ano, ang lagi ko nasa is disiplina lagi. So, basta ano nila yun. Then, last question na lang po. For the players, alam kong hindi naman nagmamatter yung skins, pero do you think ba na pagkagamit yung skin na gusto nyo for the hero that you're playing with, mas nakakadagdag pa siya ng confidence sa inyo? Opo. Thank you, yun na. Congrats. Skins matter. Favorite skin. Question na. Guys, by the way, sa question lang, ano yung atmosphere backstage nung naka 3-0 lead na kayo sa Grand Finals? Ano po? Actually, wala pa po talagang like nag-celebrate na inisip namin na panalo na kasi hindi pa talaga tapos yung series. So, focus kami. Nabanggit nga namin sa stage nung kami-kami na na best of one mentality kami, na laglagan. From a bandy sports, kahit sino pwede sumagod. Ano yung mas mahirap, itong championship nyo na to or yung sa M4? Siguro po, eto po, kasi mas ano dito eh, mas matindi yung kalaban dito kahit saan eh. Yung RSG, lalo na yung RSG, sobrang lakas nila. Ano? Kasi sa M4, puro in daw, parang 3-1, ganun. Di ba nang naka-game 5? Tapos dito, bakbakan talaga. Follow-up ko lang, Carl. So, para sa'yo, mas mahirap manalo ng MPL title kaysa world title. Kasi sa MPL-PH, puro Pinoy yung kalaban mo eh. Ako. Hirap na hirap po talaga ako sa RSD. Then, for Ms. Mitch and kay Coach TikTok, parang a lot of fans na overlook nila yung contribution ni Coach Trev
Kasi parang most of the time, si Coach Tech yung nakikita nila. Can you talk about yung importance ni Coach Trev dito sa team na to? Si Coach Trev, sobrang laki ng ambag ng sa event. Siya yung drafter namin. So, lahat ng heroes na ilalabas namin, sa kanya lahat galing. Lahat ng ideas, even the value pick, sa kanya lahat galing. So, napaka-crucial. Same question. Yeah, for me, para silang combination ni Coach Tech Tac and Coach Trev. Si Coach Tech, yung parang pinaka-muscle ng team, while si Coach Trev, siya yung utak. So, parang masasabi ko na hindi mabubuo yung coaching staff kung wala yung dalawang to. Coach, Coach Trev, nung naglaro ka, I think sa BSB pa yun. And parang hindi, medyo hindi naging maganda yung outcome. No? So, pero ngayon yung parang nahanap mo na yung success mo sa coaching. So, can you talk about lang yung journey mo from being a player to ngayon sa Echo? Mas mahirap po kasi maglaro kaysa magturo. Yung pagtuturo po kasi sobrang para sa mga players, sobrang hirap talaga siya maglaro. Pero yung pag nagturo ka, sobrang dali lang po kasi lahat po nakikita niyo. Tapos i-apply din po ng player. Thank you po. Alright, so hi Echo and congratulations on your sweep against Blacklist. So anyway, tinanong ko rin si Coach L ng Echo Proud roster nyo. Sabi niya na madalas kayo ka-scrim. And sabi niya yun yung dahilan kung bakit sila nagwagi sa MTL. Now, would you say na isa rin yan sa factors na nakatulong sa pagkuha nyo ng championship sa MTL? Yes, yes. Sobrang laking tulong ng MDL team namin. Usually, yun nga, kami lang nag-i-scream. So, naikot namin lahat ng mga heroes. Kung baga na-expert namin lahat ng mga pwedeng combinations sa tulong din nila. So, worth it talaga. So. Okay, to follow up that, would you say na yung MDL team ng Echo, kaya nilang mag-compete sa MDL stage? Yeah, they're MPL caliber. Simula M4, the reason why we won is yung help ng MDL team namin. Like, sila lang, kaya nilang makipagtampatan sa team 1 namin. Like, never kami nakipag-scream sa labas. Sa kanila lang, until now, sila pa rin yung ka-scream namin. So, thank you so much for the MDL team namin. Andyan lang kayo sa labas. And then, last question ko na to. Sa MDL, si JP, sobrang laki ng contribution niya sa team. Would you say na he also had the same impact sa MPL roster niyo? Yes, sobrang laking impact ni JP. Actually, kapag scrims and the draft, tumutulong din siya. May mga ideas din siya. So yun, na-apply din namin. So, minsan... And sorry na. So, the same can be said kay Coach L, no? Sa MPL. Okay, sige. Yun lang naman. Thanks. Follow-up question dun sa collaboration niyo with the MDL team. May mga posts na ako nakikita na nagsasabi na kaya lang nanalo yung MDL niyo is because they're all veterans. Anong masasabi niyo dun? Huwag nilang manilitin yung mga kalaban na amateur. Malalakas lahat ng nasa amateur. And si Outplayed and Zyla, galing din sila sa amateur. Parang napaka-unfair naman yun. Parang hindi nila binibigyan ng credit yung... Dinidiscredit nila yung ibang teams. So, yun. Gusto ko lang sabihin na lahat malalakas na nasa Pilipinas. Pinakamahirap yata kahit amateur scene, mahirap manalo in the promise. Napakagaling nila. Thank you. Another follow-up question to Carl. Carl. Oo. Sabi mo kanina, nahirapan talaga kayo sa RSG, no? So, masasabi mo ba na mas mahirap kalaban ng RSG kaysa sa Blacklist? Siguro po oo, kasi parang mas mahirap counterin yung trap nila kasi same lineup sila ng same hero sila ng ginagamit ni Yawi tsaka Light. Tas parang same kami ng playstyle eh, parang pick off ganun, turtle. So siguro mas mahirap, tas palong-palo pa si Irad. Bati na ba kayo ni Irad? Siguro naman po huwag niya lang po personalin yung mga sinasabi ko kasi siya naman nagsimula eh. Coach Trev, ikaw yung nag-draft ng M4, right?
And then siya rin nag-draft tonight. So, any difference? Or copy-paste? Siguro ano, talagang natapat lang din siguro sa amin ngayon kasi nabawasan niya yung samba namin sa digiban. Napabor talaga sa amin ngayon kaya parang sobrang dali namin mag-draft kasi nabawasan kami ng isang tinik na hero sa blacklist. Kaya yun, sobrang gang lang din talaga ng drafting namin ngayon. And then a question for Sanford. Sanford, kamusta yung ano, papa niyo po ngayon? Okay naman po, and every game ko po is ano, pinaparad niya po ako sa bahay. And ayun, siguro para sa kanya din po itong panalan to. Kaya ako, ano, kaya po siguro mas ganado maglaro dahil siguro sa kanya po. Sino ba una yung may na-video call ka ba after the game? Wala po, baka maya-maya. Okay, congratulations. Thank you. Last question, please, before we go to exclusive or one-on-ones. Carlos? Congrats, guys. Question for Yawi. Yawi, being the first of your big three brethren, Renegade and H2O, to secure an MPL championship, how do you feel right now? Sobrang saya po kasi simula naman po pagpasok ko ng NXP at ng Prozin po, yun po talaga yung pangarap ko mag-champion po sa MPL. And message kay Renegade and H2O na nagahabol pa rin sa'yo. And tuloy lang po yung, ano nila, yung pag-grind and kahit di po sila naglalaro ngayon, tuloy-tuloy lang po nila kasi at least di na po top 8, tapos top 3 secured naman po kami tatlo. So feel ko, ano lang, patience lang, darating din yung time nila. Alright, thank you so much, Gary. Okay, now we move on to one-on-one interviews. You may now approach them.